Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Amerika, nag-deploy ng Iron Dome Missile Defense System sa Guam upang pigilan o supilin ang mga banta tulad ng ballistic missile, cruise missile o mga drone na posibleng manggagaling sa China o North Korea. South Korea, bibili din ng Iron Dome. Wow! Sana tayo din. Dito nagpapakita na magaling talaga ang sistemang gawa ng Israel. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Ang isa sa US Army Iron Dome Missile Defense System ay inilagay sa Anderson Air Force Base sa Guam, inihayag ng militar noong Huwebes sa isang pahayag. Ang mga tauhan na responsable para sa pag-deploy ng Missile Defense System ay dumating sa Guam, sinabi ng militar. Ngunit ang mga bilang ay hindi inilabas sa publiko. Tinawag ito ng militar na isang experimental deployment. Wala namang nabanggit na dahilan kung bakit dineploy ng Amerika ang isa sa pinakamagaling na Missile Defense System sa Guam. Pero posible na marahil ito ay dahil sa sunod-sunod ng mga pagsubok ng ballistic missile ng North Korea at pagpapalawak ng militar at banta na posibleng manggagaling sa China. Ang pag-deploy ay gagawin sa maraming mga lokasyon at ang kagamitan ay maaaring makita sa Upper Harbor, Marine Corps Base Camp Blast sa Anderson Air Force Base. Ang Pentagon ay nag-deploy na rin ng TAD Missile Interceptor sa Guam noong 2013, ng partikular na binanggit ng North Korea na ang Guam ay bilang isang potensyal na target. Ngunit sa mga nagdaang taon, ang Estados Unidos at ang mga kampin ito ay partikular na nag-aalala sa ginagawang pagpapakita ng puwersa ng militar ng China at kung paano ito makakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Pamakailan lang ay nag-host ang Guam ng makasaysayang pagbisita ng carrier strike group ng United Kingdom na pinamumunuan ng punong barko nito, ang aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth, kasunod ng mga drill ng militar ng Estados Unidos, Japan, South Korea at India sa Philippine Sea, South China Sea at iba pang bahagi ng Indo-Pacific. Gaano pa kahalaga at epektibo ang isang Iron Dome Missile Defense System? Ang sistema ng Iron Dome ay maaaring maharang o supilin ang mga subsonic cruise missile and manned aircraft system, mga rockets, artillery at mortar na nagdadala ng banda ayon sa US Army. Dahil sa nakita ang kahusayan ng sistemang ito, namuhunan ang Estados Unidos na umigit kumulang 900 milyong dolyar sa Iron Dome Missile Defense System ng bansang Israel. Pero mas naging patok sa mundo ang Iron Dome Missile Defense System ng Israel dahil sa nangyari noong Mayo 2021. Ang Hamas ay nagpapatok ng higit sa 3,300 na rockets patungo sa mga lungsod at bayan ng Israel na ang karamihan ay na-intercept ng Iron Dome Missile Defense System. Para sa inyong kaalaman, ang Iron Dome ay ginawa ng kumpanya ng Israel Defense Company na Rafael at kasama ang kumpanyang Raytheon. Dahil sa isang potensyal na banta ng China, ito ay posibleng sirain ang diskarte ng Estados Unidos at ang kanilang military capabilities dahil sa posibleng paglunsad na maraming mga missile tulad ng ballistic missile, cruise missile at hypersonic missile upang makuha ng China nang matagumpay ang Taiwan. Kaya ang pag-deploy ng Iron Dome Missile Defense System ay napakahalaga para sa Guam upang maprotektahan ang lugar pati na ang mga military base ng Amerika. South Korea, bibili din ng Iron Dome. Noong Hunyo, inaprobahan ng South Korea ang plano na ituloy ang isang $2.6 billion na interception system katulad ng Iron Dome ng Israel na idinisenyo upang maprotektahan laban sa long-range gun at rocket ng North Korea. Noong nakaraang taon, ang blueprint ng gobyerno ng South Korea ay nanawagan para sa pagpapaunlad ng isang Korean-style Iron Dome na maaaring ipagtanggol ang Seoul at mga pangunahing pasilidad ng bansa laban sa mga banta. Ngayon, sa ginawang paglalahad ng Amerika na meron ng Iron Dome sa Guam, mas lalong mag-iingat ang China sa mga galaw nito dahil isa itong taktika ng Amerika upang ipaalam sa China na kapag umatake ito ay kaya nitong ipagtanggol ang Guam sa anumang mga banta. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.